sobra hong busy, nakakaligtaan na ho natin na mag-update sa ating mga alaga. Kaya ngayon ho ay mag-update ho tayo. Kaya tara, samahan niyo. Una ho sa lahat, kumusta ho kayo? Balik ulit tayo dito sa ating mga lagain. Matagal-tagal na rin ho tayong hindi nakapag-update kasi nga ho ay nabisi ho tayo sa ating mga gawain. Dahil nga ho, unti-unti na hong bumabalik yung ating face-to-face ng ating mga hindi nagawa nung pandemya ay ngayon ho, bumabalik na ho. Kaya mag-update ho tayo sa ating mga Muscovy Ducks, Pabo, Dongtao at yun hong ating Pure Shamu. Kung mapapansin nyo ho, yung ating dating mga Muscovy Ducks na maliliit ay ngayon ho ay nagsipaglakihan na. Meron na ho tayong mga rare colors. Yan ho yung ating mga Dongtao na atin rin hong pinagala. Kakaunti na lamang ho sila. Dahil nga ho yung ating mga yung atin hong alpha male na Dongtao ay nadali ho. Kaya yun na lang hong inahin ang natitira at nangingitlog na ho yun. Pero sa tingin ho natin ay hindi ho yun, wala ho yung similya, kaya back to uno ho tayo. Plano ko ho sana na i-dispose na ho itong Dongtao o dadalhin ho natin sa Tacorong. Di pa ho tayo nakapunta ng Tacorong dahil nga ho busy ho ang ating schedule. Kaya mag-update ho tayo sa susunod kung mapapadala ho natin yung ibang Dongtao. At sa mga baguhan pa lamang ho sa aking channel, tuloy ho kayo. Ito ho yung aking mga lagain. Ito ho yung aking mga kahiligan. Simula ho nung pandemya. Naparami ko sila at ho ay nabenta ho, pero ito lamang ho ay akin hong kahiligan. Pag meron hong gustong bumili, saka ho natin binibenta. Kaya ito ho yung aking mga Muscovy Ducks na talaga naman hong maganda ho or isa ho sa magandang alagaan sa mini backyard. Hindi naman ho sila maiingay, kaya wala hong problema kung meron hong mga kapitbahay. Nagsimula na rin hong mangitlog yung ating White Holland, na ganun din ho yung ang ating inahin na Dongtao, na tingin ho natin hindi ho similyado yung ang kanyang mga itlog. At yun naman hong mga Muscovy Ducks ay meron na hong mga itlog na atin hong aantayin kung makakaproduce ulit ng mga rare color. Yan pa rin ho yung ating alpha male na Muscovy Ducks, na siya ho ang pinakamalaki sa ating mga Muscovy. Kaya abangan ho natin kung mapipisa ho ba yung mga itlog ng Muscovy Ducks. At ito ho yung isa hong ating male na Muscovy Ducks na kasunod lamang ho doon sa ating alpha male. Siya rin ho ang isa sa nangungupa sa ating mga female. Kaya nga lang ho, ibinubuli ng ating alpha male, kaya hindi ho makakaporma yung ating isang brown na Muscovy Ducks. At kung napansin nyo ho yung naka-scratching pen, yun ho yung ating hulusaso. Ilagay ho natin dyan para hindi madali o maupahan yung ating inahin na Dongtao. Atin hong i-out yung ating manok. Ito
Temporary na lamang ho doon para hindi maupahan yung ating mga inahin. At yun naman hong ating alpha male na pabo, baka isaswap po natin doon sa ating makukuha na pure shamo. Yun hong nagbili ho doon sa pares ni Louie na si Doc Bong. Naghahanap kasi ho siya ng male na pabo, kaya inoferan ko ho yung aking male na Black Spanish sa kanya hong pure shamo. Pares ho yun, pero namatay ho yung inahin, kaya yung male na lamang ho ang natitira sa kanyang farm. At kung makukuha natin ay mas maganda ho, ay dito ho natin ilalagay yung ating makukuha sana na pure shamo. Ang dagdag ho dun sa ating nandito na ho na pares na mga puro. At susubukan ho natin na mag-breed ng mga purong shamo, at dun ho ang ating ipapalit dito sa mga dungtaw at pabo. Paparamihin ho natin at itatry kung makakarami ho tayo ng mga puro na shamo. Kaya abangan ho natin yung ating mga ilang gawin dito sa ating mini backyard. At gaya nga ho ng sinabi ko, hindi ko ho kinakatay ito aking mga lagain. Pagkuso ay akin hong pinaparami, at kung meron hong may magka-interest ay atin hong binibentahan. Ito ho yung aking mga kahiligan na talaga naman hong pinaparami ko ho. Kaya pag meron hong magtatanong o hong ibibenta ay atin hong agad inooperan. Pero yan ho yung aking mga lagain na talaga naman nung aking pampatanggal ho ng stress. Dahil nga ho, ito ho yung aking hobby na mag-alaga ng mga ganitong klaseng hayop. At ito na ho yung ating mga pure shamo. Malalaki na ho ang mga yan. Mga 1.5 months ho nung simula ho na dumating dito sa ating mini backyard. 6 months na ho ito, running for 7 months. Kaya inaantay ho natin na mag-meet-mate ho ang mga ari na talaga naman nung gagawin nating materyales. Ito ho yung pares na binigay sa atin ni Louie. Kaya sisikapin ho nating maparami ang gantong klaseng linyada.